Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ang Diyos ay dumating sa amin na naliligaw sa kasalanan na malayo sa Diyos at makakaaway ng Diyos dahil sa aming masasamang gawa. Subalit pinatawad ni Jesus ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagtanggap ng sumpa at kahatulan na nararapat naming tanggapin. At pinagkasundo kami sa Diyos at binigyan ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos at buhay na walang hanggan. Ibinabalik namin ang pasasalamat at papuri sa Amang Diyos para sa lahat ng mga biyayang ito. Sa oras na ito, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat at nagtitipon sa harapan ng Panginoon at nag-aaral ng salita at nagkakaroon ng fellowship sa Panginoon. Pakiusap, bantayan at hawakan po ninyo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mahabagin at makapangyarihang kamay ng Diyos at itayo ng mas bago at ganap sa pamamagitan ng masaganang biyaya ng Panginoon at salita ng katotohanan. Nawa kami ay hindi maging kahiyahiya bilang mga anak ng Diyos sa aming natitirang buhay. Naway tumayo kami sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na walang batik at walang kapintasan. Pakiusap, hawakan mo po kami sa pamamagitan ng salita at makapangyarihang kamay ng Panginoon at gawin kaming mas banal at ganap. Ang aming mga iglesia sa Korea at marami pang iglesia sa buong mundo ay nag-iingat sa kanilang pananampalataya at nangangaral ng ibanghelyo sa may hirap na sitwasyon. Pakiusap, hawakan mo sila sa pamamagitan ng mahabaging kamay ng Panginoon. Sa pisikal at spiritual, makaakay nawa sila ng maraming nawawalang kaluluwa sa Panginoon sa pamamagitan ng matapang na pangangaral ng ibanghelyo. Mamuhay nawa kami para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa aming natitirang buhay. Tulungan nawa kami para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa natitira naming buhay. Tulungan nawa ang aming panloob na pagkatao na higit at higit pang mabago maabot ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulad sa banal na larawan ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Pakiusap, pagalingin mo nawa ang mga may sakit upang magkaroon sila ng pagkakataon na mamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa natitira nilang buhay. Ang Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo kung ano ang dapat naming gawin. Sa oras na ito, pakiusap, ituro po ninyo ang banal na kalooban ng Panginoon na gustong maipahayag ng Diyos sa amin kung ano ang nararapat naming gawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Unang Juan, Chapter 3. Unang Juan, Chapter 3. Verse 1 hanggang 3. Babasahin ko po. Mula Unang Juan, Chapter 3, Verse 1, babasahin ko. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Tayo po ay nagdusa ng husto sa loob ng mahigit 2 taon dahil sa maraming paghihigpit na dulot ng COVID pandemic.
Kaya tayo ay hindi makapag-fellowship at hindi makapangaral ng malaya. Ngunit sinubukan natin na sa puso ay maging malapit kahit na sa katawan ay pinaghihigpitan tayo at mayroong distansya. Sa tingin ko, idinagdag ng Diyos ang mga bagong ligtas habang tayo ay nananalangin at nagsisikap na ipangaral ang Ebanghelyo. Kahit na pinaghihigpitan tayo sa maraming bagay, ay ipinangaral natin ang Ebanghelyo. Ang mga iglesia sa ating bansa at maraming iglesia sa buong mundo ay nagsisikap na magkaroon ng fellowship. Fellowship sa salita at masipag na ipinapangaral ang Ebanghelyo na merong iisang pag-iisip. Ako ay nagtitiwala at umaasa na itong COVID pandemic ay titigil sa madaling panahon. Tiyak na ito isang sakuna sa katapusan ng panahon. Subalit ang Diyos ay magbibigay ng pagkakataon sa mga Kristiyano bago ang muling pagdating ng Panginoon. Ako ay naniniwala at nananalangin na magbibigay siya ng pagkakataon na mabuhay para sa Panginoon at maipangaral ang Ebanghelyo. Sa tingin ko ay maging maayos ang lahat at pagkatapos ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapag-fellowship ng malaya at aktibong maipangaral ang Ebanghelyo na kagaya ng dati. Ako ay lubos na nagpapasalamat sapagkat mayroong gawa na maraming kaluluwa ang naligtas ng ipangaral ang Ebanghelyo. Nitong nakaraang linggo ay nagdaos ako ng Bible Seminar sa Pyeongtaek Church. Ang Pyeongtaek Church ay maayos na nakapagpatayo ng bagong church building. Maraming tao ang dumalo sa Bible Seminar at hindi nakapunta sa church, yung mga hindi nakapunta ay nakinig sa Bible Seminar ng online. Sa tingin ko ay kumilos ang Diyos upang maraming tao ang maligtas. Ang gawa ng kaligtasan na nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo ay ang pinakadakilang gawa na kailangan nating gawin. At ito ay nagbibigay ng malaking kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos at maging sa atin. Subalit mahalaga na hindi lamang ang gawain ng kaligtasan ang nangyayari. Ang mga naligtas na Kristiyano ay namumuhay din dapat ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Kahit na marami pa tayong maipanganak, kahit na maraming maipanganak, magkakaroon ng maraming problema kung hindi natin mapapalaki ang mga bata sa tamang paraan. Ngayon, ang mga naligtas na Kristiyano ay kailangang mas lalo pang lumago kay Kristo bilang mga anak ng Diyos. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng karapat-dapat na pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Diyos na magawa ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya't ang mga naligtas na tao ay lumalago ng lumalago. Dati, tayo ay namumuhay sa kasalanan sa pamamagitan ng paglayo sa Diyos. Subalit ngayon, tayo ay bumalik na sa Diyos at lumalago ng higit at higit pa sa tamang daan bilang mga anak ng Diyos. Ang ibig sabihin ng paglago ay ang pagtulad sa Diyos ng higit at higit pa, yung maging kahawig ng Diyos. Masasabi natin na bago tayo naligtas, ay tumutulad tayo sa Diablo na gumagawa ng kasalanan ayon sa mga pagnanasa ng laman. Tayo ay nakahanda sa impyerno dahil sa pagiging masama, tuso, mapagmataas, at mabangis na gaya ng Diablo. Ngunit iniligtas tayo ng Diyos mula roon. Pagkatapos ng kaligtasan ay kailangan nating lumago bilang mga anak ng Diyos. Ang ganitong salita ay marami sa Biblia. Sinasabi sa Mateo chapter 5:48, kaya't kayo maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal.
Ang mga salitang ito ay ibinigay sa mga naligtas na Kristiyano. Ang Diyos ay banal, mabuti at maluwalhati. Kaya kailangan nating maging sakdal tulad ng ating Ama sa langit na sakdal. Kaya kailangan nating maging mas mabuti, banal at perpekto na gaya ng Diyos at maging karapat-dapat na pumasok sa kaluwalhatian ng Diyos sa lalong madaling panahon. Kung ang Ama ay mabuti, ang mga anak ay dapat din na maging mabuti gaya ng kanilang Ama. Ang anak ng hari ay isang prinsipe. At kailangan niyang matutunan ang maraming bagay para maging hari sa inaharap. Dapat siyang maging gaya ng hari sa kaalaman, katangian at lahat ng pag-uugali. Kagaya nito, tayo ay mga anak ng Diyos na lumikha ng sanlibutan. At dapat tayong maging katulad ng Diyos. Paano magagawa ng mga taong nabubuhay dati sa kasalanan na tumulad sa Diyos? Ang maligtas ay maaari lamang sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos maligtas ay nagbabago ang kanilang pag-iisip at pamumuhay. Hindi sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Hindi sa pagsisikap natin, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at tulong ng Diyos. Ngayon, sa salita na ating binasa, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Sa Juan 3:16, gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Minahal ng Diyos ang mga makasalanan na karapat-dapat sa kamatayan at ipinadala ang kanyang kaisa-isang anak sa wangis ng tao. Siya ay hinatulan bilang isang miserableng makasalanan na karapat-dapat sa kamatayan at pinatay doon sa krus. At ibinuhos niya ang lahat ng kanyang banal na dugo upang tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo doon sa krus. Tinubos ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Muling nabuhay at umakyat sa langit. Hanggang ngayon ay ipinapanalangin niya tayo sa Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagpaunawa sa atin sa biyaya upang manampalataya. Ang lahat ay nangyari sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos. Sa Juan 1:12, subalit lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang sila ay yung mga tumanggap kay Jesucristo sa kanilang puso at sumampalataya sa biyaya. Silang nararapat sa kamatayan ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. Ramdam mo ba ito? Kahit na hindi natin ramdam, ginawa ito ng Diyos. Merong isang batang ulila sa bahay ampunan. Miserable at pangit. Isang araw, inampun ng hari ang pulubing bata na ito. At sinabi, "Halika, mula ngayon ay anak na kita." At pinaliguan siya ng hari at dinamitan siya ng hari ng damit na pangprinsipe at pinag-aral siya. At sinabi ng hari, "Ikaw ay prinsipe. Ikaw ay uupong kasama ko sa trono ng hari upang maghari sa mga bansa." Sa mundong ito ay hindi nangyayari ang ganitong bagay. Subalit ganito ang ginawa ng Diyos. Iniligtas ng Diyos ang mga kaawa-awang makasalanan na nararapat sa impyerno at ginawa silang mga anak ng Diyos. At bilang karagdagan, tinuturuan sila na maging mabuti at perpektong mga anak ng Diyos. Tinuturuan tayo. Kaya narito, dapat nating tingnan ang pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos. Itinuro ni Juan na tagapagbautismo si Jesus at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Sa pamamagitan ng salita ay nakita natin ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan para sa atin. Ngayon, pagkatapos maligtas, dapat nating tingnan ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama
upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. Unang Juan 3:1. Tinatawag tayo ng Diyos na mga anak ng Diyos. Oo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ito ay totoo. Si Jesus ay nagpakita sa isang babae na patungo sa libingan pagkatapos niyang bumangon mula sa mga patay. Sa Juan 20:17, si Jesus ay nagpakita kay Maria Magdalena at sinabi, "Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama at sa inyong ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Binanggit ni Jesus, "Sa aking mga kapatid." Sinabi ni Jesus, "Aking mga kapatid." Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Gayon din sa lahat ng mga taong naligtas." Sa Hebreo 2:11, "Sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Siya na nagpapabanal ay ang Panginoon. Pinabanal niya at iniligtas tayo. Ang lahat ng mga taong naligtas sa pamamagitan niya ay mula sa isang Diyos." Si Jesus ay nagmula sa Ama at tayo ay mula sa Diyos Ama kay Jesus. Kaya tayo ay magkasamang mga anak ng Diyos. Bago namatay si Jesus, siya lamang ang nag-iisang tanging anak ng Diyos. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, siya ay naging unang anak sa maraming anak. Sapagkat maraming anak ang naipanganak. Dahil dito, ay hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Tinawag ng hari ang isang pulubi at sinabi, "Ikaw ay aking anak." At sinabi rin ng prinsipe, "Ikaw ay aking kapatid." Aking kapatid. Ang Panginoon na hindi na hihiyang tawagin tayong mga kapatid. Iniligtas niya tayo ng mga makasalanan at tinawag tayong mga anak ng Diyos. Hindi siya nahihiyang tawagin tayong mga kapatid. Ang Diyos ay hindi rin nahihiyang tawagin tayong mga anak. Sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ang aking ama ay iyon ang ama. Ginawa tayong mataas ng Diyos sa mataas na posisyon ni Jesus. Paano? Ito'y parang panaginip. Ngunit ito'y totoo. Lahat ay naging isa sa pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Alam ba ng sanlibutan ito na tayo ay mga anak ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos ay mga tagapagmana ng Diyos. Tayo ang mga kasamang tagapagmana ni Kristo na papasok sa kaharian ng Diyos at tatanggap ng kaluwalhatian kasama si Kristo. Paano malalaman ng sanlibutan ang tungkol sa bagay na ito? Dahil dito ay hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakilala nito. Ang mga tao sa Israel ay hindi nakakilala kung sino ang Mesiyas, ang tanging anak na isinugo ng Diyos. At siya ay kanilang kinapuotan, inusig at ipinako doon sa krus. Sa salita ni Jesus, "Kung ako'y inyong kilala, ay kilala rin sana ninyo ang aking ama." Ang mga Israelita ay piniling bayan ng Diyos, subalit hindi nila nakilala ang Diyos at hindi rin nila alam ang tungkol sa anak ng Diyos. Pinatay ng mga Hudyo si Jesus at pinatay din nila ang mga apostol na tinawag ni Jesus. Sila ay kanilang inusig at pinalayas. Hanggang ngayon, sinasabi nila na sila ay bayan ng Diyos, subalit hindi nila nakilala ang anak ng Diyos na si Jesus na kanilang ipinako na siya ang Kristo. Inuusig pa rin nila ang mga taong naniniwala kay Jesus. Dahil dito ay hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakilala nito. Kilala ba tayo ng sanlibutan? Hindi nila tayo kilala. Yung mga nagsasabing naniniwala kami kay Jesus ay hindi rin nakakakilala sa atin. Sa kabaliktaran, sinisisi nila tayo kahit na naniniwala din daw sila sa Diyos. Kaya para sa kanila, ang Diyos ay hindi ama natin sa langit. Sa Mateo 6:9, manalangin nga kayo ng ganito, "Ama naming nasa langit." Ama naming nasa langit.
Kung sila ay parehong anak ng Diyos, paano ang mga taong tumatawag sa Diyos ng Ama ay napupuot, umuusig, at sumasalungat sa mga anak ng Diyos? Sapagkat hindi sila anak ng Diyos. Sa unang Juan 3:1, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Mga minamahal, isang malambing na pananalita ang pagtawag sa mga Kristiyanong may parehong kaligtasan. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Ngayon, habang tayong mga naligtas ay nabubuhay sa mundong ito, tayo ay nakatitiyak na tayo ay mga anak ng Diyos. Sinasabi ulit ng Biblia ang tungkol dito. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Kung titingnan natin ang mga salitang ito, oo, bilang mga anak ng Diyos, ang mangyayari sa inaharap ay hindi pa nahayag. Minsan, ang mga anak ng Diyos ay naghihirap, madalas ay hindi pinapansin ng mga tao, sila ay nagkakasakit, napapagod, inuusig at namamatay. Sa pagitan ng mga anak ng Diyos at hindi mananampalataya ay walang magkaibang bagay, di ba? Ang dahilan ay, ngayon, tayo ay anak ng Diyos. At wala pa tayong panlabas na pinagkaiba bilang isang anak ng Diyos. Kung magiging ano tayo? Sa hinaharap. Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Ngayon ay hindi pa ito nahayag. Tama, mukhang kapareho natin sila ngayon. Sa kabaliktaran naman ay hindi. Ang mga tao sa sanlibutan ay may malalaking tagumpay at sila'y nagiging mayayaman at maluluho. Gayunman ang mga anak ng Diyos ay labis na nagdurusa, inuusig at hindi pinapansin. Hindi ba? Kaya yung mangyayari sa hinaharap ay hindi pa nahayag. Ganoon din si Jesus. Si Jesus ay kapantay ng Diyos. Si Jesus ay ipinaglihi sa katawan ng isang babae at nanatili sa sinapupunan ni Maria sa loob ng 9 buwan bago ipinanganak sa isang sabsaban. Mayroon bang sino man sa panahon ngayon na ipinanganak sa isang bariles ng kawayan sa sabsaban ng mga hayop? Sa loob ng 30 taon, siya ay lumaki na anak ng isang mahirap na karpentero. Wala siyang lugar na mapagpahingahan ng kanyang ulo sa loob ng 3 at kalahating taon. Walang lugar na mapagpahingahan ng kanyang ulo. Sa araw, siya ay tumakas, pumunta sa templo, sa Jerusalem, o sa iba't ibang lugar sa Galilea na ipinapangaral ang kanyang salita. At sa gabi naman ay natutulog siya sa malamig na hamog sa bundok ng mga olibo. Gaano ba siya naghirap kasama ang kanyang mga alagad sa loob ng 3 at kalahating taon? At sa huli, kinasuklaman siya ng mga Hudyo. At tulad sa mga makasalanan, ay hinatulan siya ng kamatayan at ipinako sa krus. Si Jesus ay dinuraan sa mukha ng mga sundalong Romano. Sinampal ang kanyang mukha, hinampas ang kanyang ulo, at pinagsabihan ng lahat ng uri ng mapang-abusong pananalita. Si Jesus ay hindi umimik. Siya ay namatay ng miserable doon sa krus. Paano naman ikaw? Paano nila iyon nagawa sa tanging anak ng Diyos? Dahil sa hindi nila nakilala, hindi nakilala ng mga tao sa sanlibutang ito ang amang nasa langit. Hindi nila tayo nakikilala. Kahit na nakakaranas tayo ng pag-uusik at paghihirap, hindi tayo nagdurusa na gaya ng ginawa kay Jesus. Ang ating pagdurusa ay napakaliit. Kaya nga hindi pa nahayag ang mangyayari sa inaharap kung magiging ano tayo. Na para bang hindi tayo mga anak ng Diyos. Bakit pa tayo iniwan ng Diyos ng ganito upang magdusa? Kumusta naman si Apostol Pablo? Ang pinakadakilang propeta sa lumang tipan ay si Moises at sa bagong tipan naman ay si Apostol Pablo. Isinulat niya ang halos kalahati ng bagong tipan. Paano naman si Pablo? Sa 2 Korinto 11:23, mas maraming pagkabilanggo ng di mabilang na bugbog, malimit na mabingit sa kamatayan, sa mga Hudyo ay 5 ulit na tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa.
Siya ay namatay, ipinatapon at nabuhay muli. Siya ay dinakip at bilang preso ay ipinadala sa Roma kung saan siya ay ibinalanggo ng 2 taon at pinagutan ng ulo habang nangangaral. Sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad, siya ay pumunta sa Roma at pinagutan ng ulo. Bakit? Sa Roma 8:17, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 4 bago siya namatay, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Nais niya na magtungo na kaagad sa harapan ng Panginoon. Ito ang huling sandali ng kanyang pagtakbo. Ang sandali na pinatay siya sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo. Kahit na si Jesus doon sa krus ay nagsabing natupad na, lahat ng layunin ng pagparito ni Jesus sa mundo ay natupad sa kanyang kamatayan. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 4:8, kaya mula ngayon ay nakalaan sa akin ang putong ng katuwiran. Hindi ka dapat magkaroon ng maling pagpapakahulugan sa salitang ito. Oh, tatanggap ako ng putong ng katuwiran at putong ng kaluwalhatian gaya ng natanggap ni Apostol Pablo. Oo, pwedeng matanggap ito, subalit hindi lahat ay makakatanggap nito. Magkakaiba ang kaluwalhatian. Mayroong kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan. Ibig sabihin ay magkakaiba ang gantimpala na matatanggap ng bawat isa. Gusto itong ibigay ng Panginoon sa lahat ng naghahangad sa kanyang pagpapakita. Subalit ang bawat isa ay dapat na maging kwalipikadong tumanggap sa korona. Ang mamuhay ng karapat-dapat. Dapat tayo din. Gaya ni Jesus, tayo rin ay kailangan na sumunod sa mga yapak ng pagdurusa ng mga banal na nagpasa ng kanilang krus at sumunod kay Jesus. Sa Roma 8:17, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Our Savior, whom the world has despised, appears again with great glory and majesty. Ang parehong Jesus na itinakwil ng sanlibutan at ipinako sa kamatayan ay magpapakitang muli ng mahigit na kaluwalhatian at karangalan. Sa pagdating ng Panginoon, siya ay darating bilang hari ng mga hari at Panginoon ng kaluwalhatian. Sa Apokalipsis chapter 19, ang nakasakay sa puting kabayo at may nakasulat na pangalang hari ng mga hari ay darating bilang Panginoon ng kaluwalhatian. May bilang ng mga taong nakasakay sa puting kabayo na sumusunod sa kanyang likuran. Sila ang mga anak na nakibahagi sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa muling pagdating ng Panginoon, ang kanyang pagpapakita ay bilang Panginoon ng kaluwalhatian at Panginoon na hukom. Kung siya'y mahayag, sa pagbabalik ng Panginoon, tayo magiging katulad niya. Ibig sabihin, tayo rin ay magiging kagaya ng Panginoon, ang katawan ding ito. Na siyang mababago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang nakakapandiring uod na sanay kumain ng dahon ay pumasok sa kukun at paglabas ay naging isang magandang paru-paro na lumilipad sa langit. Alam ba ninyo na ang mga paru-paro ay kayang lumipad sa kabilang ibayo ng dagat na ang layo ay ilang libong kilometro? Ang mahinang paru-paro, nakita ko sa isang dokumentaryo sa TV. Sila ay lumipad mula Mexico hanggang North America. Ang ating katawan ay babaguhin sa isang maluwalhating katawan, gaya ng Panginoon. At tayo ay kukunin. Tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Ang mga makakakita sa 2 pagbabalik ng Panginoon ay mababago kagaya ng Panginoon sa sandaling makita nila ang kanyang 2 pagdating. Ang mga hindi na bago ay hindi makakakita sa kanya. Yung mga nakakita sa muling pagkabuhay ng Panginoon, bagaman si Jesus ay nagpakita ng 40 araw, hindi lahat ay nakakita sa kanya. Ang nakakita sa muling pagkabuhay na si Jesus ay yung lahat na ligtas. Yung mga hindi naligtas ay hindi makakakita sa kanya.
Sa pagpapakita ng Panginoon sa papawirin sa ikalawang pagdating, siya'y ating makikita bilang siya. Tayo ng mga naligtas ay makakakita sa Kanya at mababago kagaya ng Panginoon. Makikita ang Panginoon sa mismong sandali na iyon. Magagawa nating makita ang Panginoon sa kaluwalatian sapagkat tayo ay binago. Sino mang may pag-asa na magiging kagaya ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sino mang may ganitong pag-asa, kung gayon, ano ang dapat nilang gawin? Ngayon, dapat tayong maging malinis kagaya ng Panginoon na malinis. Hindi lamang dapat nating nasain na maging gaya ng Panginoon, kundi ngayon ay dapat tayong maging gaya sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo na namuhay sa kasalanan ay dapat na maging malinis at banal sa araw-araw. Sa araw-araw, dapat tayong mamuhay na malinis. Siya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman ng Panginoon na malinis. Paano ba tayo magiging malinis? Tayo ay dapat na lumayo sa kasalanan. Tayo ay dapat na lumayo sa kasinungalingan. Dapat tayong lumayo sa mga masasamang bagay. Araw-araw, kagaya ng Panginoon, ay dapat na mas lalo tayong maging banal. Ang uod ay nagiging kuliglig pagkatapos ng 7 taon. Well, hindi siya nagiging kuliglig agad-agad. Siya ay unti-unting nagiging kuliglig pagkatapos na matanggal ang kanyang balat at lumilipad papalayo. Ang ating panlabas na anyo habang tayo ay tumatanda, tayo ay nagkakaroon ng wrinkles at nangihina. Ngunit sinasabi sa 2 Korinto, Kapitulo 4, sabi doon, ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Goes toward the high place every day. Ang ating katawan ay nakatira sa lupa, subalit ang ating puso ay umaakyat laban sa sanlibutan kagaya ng agila. Tayo ay mas nagiging kagaya ng Panginoon. Tayo ay dapat na maging ganito. Kaya tayo ay dapat na maghangad at manalangin na maging malinis, banal at ganap gaya ng Panginoon. At ang Panginoon ang siyang maglilinis sa atin araw-araw. Malinis. Siya hindi lamang naglilinis sa ating mga kasalanan, kundi nililinis at pinababanal din niya araw-araw ang ating mga puso at buhay. Paano? Sinusubukan ko itong sabihin. Kaya nga, palagi akong nagsasalita sa inyo tungkol sa buhay ng born again Christian at pamumuhay sa Panginoon bilang pamagat. Pagkatapos nating maligtas, tayo ay hindi nag-iisa. Maraming mga anak ng Diyos ang naligtas at inilagay tayo ng Diyos kasama nila. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo manatili sa akin. Kayo manatili sa akin. Ang Panginoon ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga sa puno ng ubas. Ang Panginoon ang ulo at tayo ay pinagkaisa sa isang katawan ng Panginoon sa iglesia. Ang Panginoon ang pastol at tayo ang mga tupa ng Panginoon. Di po ba? Mayroong napakaraming talinhaga. Ito ay tumutukoy sa iglesia. Ang iglesia. Ang salitang iglesia ay nangangahulugang grupong ibinukod. Hindi ka maaaring maging iglesia kung ikaw ay mag-isa. Isang grupo ng mga tao na naligtas at naging isa sa pamamagitan ng banal na spirito. Kaya tulad ng sinabi ko noong nakaraang linggo, di ba, sa Efeso 4:3, na nagsisikap na mamanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ang nagbuklod sa atin. Ginawa tayo ng banal na Espiritu na isa. Kahit na ang dalawang tao ay hindi maaaring maging isa hanggang sila ay maligtas. Bawat isa sa atin ay lumakad sa sariling daan. Sapagkat tayo tulad sa mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay bumalik tayo sa pastol at tagapag-alaga ng ating kaluluwa. Kay tulad sa mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay bumalik kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Sa Juan 10:16, kaya't magkakaroon ng isang kawan na maisang pastol. Hindi na tayo nawawalang tupa. Bumalik na tayo sa Panginoon bilang ating tagapag-alaga at pastol.
Ang Panginoon ang ating pastol. Hindi ito nangangahulugan na may isang dakilang tao na naging pastol. Siyempre, ang Efeso 4:11 ay tumutukoy sa mga pastor at guro. May kasabihan sa Ingles na shepherd, pastol. Ngunit may isang dakilang pastol sa gitna ng mga pastol. Ang ating dakilang pastol, ang punong pastol, ay si Jesus. Ang mga pastor ay maliliit na pastol na nag-aalaga ng mga tupa ayon sa utos ng dakilang pastol. Siya ay isang taong nangangalaga sa gawain ng dakilang pastol. Kaya sa Juana 21:15, sinabi ni Jesus kay Pedro, minamahal mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Aking mga tupa. Hindi sa iyo. Sila ang mga tupa na iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ipinagkatiwala ng Panginoon ang mga tupa. Alagaan mong mabuti ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ngayon, ang ating pastol ay ang Panginoon. Sumusunod tayo sa Panginoon. Naririnig ng mga tupa ang tinig ng pastol at sumusunod sa kanya. Hindi natin nakikita ang pastol, ngunit naririnig natin ang kanyang tinig. Hindi mo nakikita ang Diyos, ngunit naririnig mo ang salita ng Diyos. Hinahayaan ka ng banal na espiritu na marinig ang tinig ng pastol. Ang mga naligtas ay nakikilala ang tinig ng Panginoon. Ito ay nakakamangha. Kapag ang isang tao ay nangaral ng tama ng salita ng Diyos, iyon ay tinig ng Panginoon. Gaano man katanyag ang isang pastor, kapag sila ay mali, sasabihin nila, mali. At hindi sila susunod at sila ilalayo. Kung hindi makilala ng mga tupa ang tinig ng pastol, ano ang mangyayari kung susunod ang tupa sa kahit na kanino? Follow the Lord wherever you go. You have to go with the Lord. Yung sumunod sa pastor, denominasyon, tradisyon, saan ka man pumunta, hindi mo maaaring gawin yan. Ang pagsunod sa Panginoon ay ang pagkilala sa tinig ng Panginoon ng mabuti at sundin ang kanyang salita. Alam mo ito. Kaya sa Juan 10:16, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ilang araw na nakakaraan, pinadalan ako ng isang sister ng sermon sa Kakauto. Ito ay isang pangangaral, 30 years na ang nakakaraan. Hindi ito magtatagal ng isang minuto, pakinggan natin ito sandali. Nakakatuwa. Sa inaarap, darating ang panahon. Ikokonekta mo na lang ito sa telepono. Siguro ay makakapakinig ka na ng sermon sa bawat bahay, ng sabay-sabay. Posible yon. Di na maglalaon. Sa kaunting pag-unlad. Tulad ng mapapanood mo sa telebisyon, kahit na nasaan. Nangangaral dito at nakikinig sa sariling bahay. Sa parehong pagkakataon. Marahil darating din ang panahon na ito ay mangyayari. Hindi na ito masyadong malayo. At pagkatapos ay hihiga ang mga tao at magsasabing, manood tayo ng sermon at si Reverend Joe Henry ay lalabas at mangangaral. Gaano yun kaginawa? Hindi mo na kailangang pumunta sa church sa pamamagitan ng tren o bus. Pagkatapos, mula sa oras na iyon, ang pananampalataya ay babagsak. Anyway, napakahalaga na magkakasama tayo. Kilala niyo po kung sino siya? 30 taon na nakakaraan. Itong sermon na to. Nung hindi pa pwedeng makinig ng sermon online sa parehong oras. Ngunit dumating na ang henerasyong iyon. Nandito na nga, di ba? Ngayon ay napaka maginhawa. Kaya naman noong hindi tayo nakakasama dahil sa COVID-19, nakikinig tayo ng sermon online. Gayunpaman, nakakapakinig tayo kahit na online lang. Natutuwa ako. Mapapakinggan ito sa buong mundo kung panonoodin sa YouTube.
Sa mga araw na ito, nakikinig ako ng mga live stream sermon sa parehong oras. Sa KT, IPTV, at kung bubuksan mo sa channel 900, ang isang channel na iyon ay pag-aari natin. Kung bubuksan mo ito, makikita mo ang ating Sunday sermon, Wednesday sermon, at mga pangangaral sa telebisyon. Napaka maginhawa. Pero nag-aalala ako. Kaya maraming tao ang nag-iisip, bakit pa tayo pupunta sa church sa pamamagitan ng pagsakay sa maraming uri ng sasakyan? Buksan na lang natin ang computer at manood tayo ng online. Sobrang komportable. Pero pagkatapos ay ano ang mangyayari? Babagsak ang ating pananampalataya. Nagulat ako pagkatapos kong marinig ang sermon na ito. Hindi ko na matandaan itong aking ipinangaral. Ngunit hindi ko alam kung paano ito natagpuan ng sister na iyon. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi lamang nakakatuwa. Ito ay komportable, ngunit ito ay problema din. Kapag may retreat tayo, hindi na natin kailangan pumunta sa retreat. Mapapakinggan naman natin sa bahay. Hindi na natin kailangan pumunta ng Linggo o Miyerkules. Sasabihin nila, sumali na lang tayo online sa bahay habang kumakain ng merienda. At nakikinig. Kaya mula sa oras na yon ay babagsak ang kanilang pananampalataya. Ano ang ibig sabihin ng bumagsak? Ibig sabihin ay hindi na ito isang buhay Kristiyano. Ngayon, sa totoo lang, ngayong hindi na tayo makapagtipon dahil sa COVID-19, nakikinig tayo online. At habang patuloy natin itong ginagawa ay nasasanay tayo. Nasasanay na tayo at sinasabi nating, ay, ang ginawa, sige. Kaya ang tamad na personalidad natin at pagka makasarili ng katawan ay akmang-akma sa sitwasyon. Sobrang nag-aalala ako. Ito ay tumutugma sa ating pisikal na pagnanasa. Ngunit hindi tayo dapat magkaroon ng isang tamad na buhay Kristiyano. Ayon sa Roma chapter 12 verse 11, huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Ang pag-aaral ng Biblia, pamumuhay Kristiyano, pangangaral, pagbobolontaryo at pamumuhay para sa Panginoon ay hindi posible kapag tayo ay mag-isa. Kailangan nating magtipon. Bakit ba tayo nagsasama-sama ng ganito? Isang Diyos Ama. Isang kapatiran, sapagkat may isang pananampalataya. Isang pagnanais. At parehong layunin sa buhay. At ang banal na Espiritu ay ginawa tayong iisa. Ang pagtitipon at pagiging isa ay ang magkaparehong kahulugan. Sa iyong pamilya o malapit na kaibigan, kapag napalayo ka sa kanila, pagkaraan ng ilang panahon, napapalayo na rin ang iyong puso. Nawawala na ng interes. Gusto man natin ang isa't isa o hindi, kapag tayo ay nagtitipon, habang tayo ay nagsasama-sama, tayo ay magkakaroon ng isang pag-iisip. Malalaman natin ang kalooban ng ating Panginoon. Mapag-iisa natin ang ating mga puso at kapangyarihang maipangaral ang Ebanghelyo at mamahalin natin at tutulungan ang isa't isa. Paano tayo magkakaroon ng buhay Kristiyano na mag-isa? Hindi posible na magkaroon ng tamang buhay Kristiyano na nag-iisa. Hindi mo maintindihan ang Biblia. Hindi mo papapalago ang iyong pananampalataya ng mag-isa. Hindi mo mabantayan. Hindi ka makakapag-evangelize. Hindi ka mabubuhay mag-isa. Labis akong nag-aalala tungkol sa pagiging makasarili at personal. May nagsabi sa akin sa sermon kanina, kapag nangyari ang ganyan, ay babagsak ang pananampalataya. Naku, nakakatawa pero totoo nga. May bago akong napagtanto habang nakikinig sa sermon. Dapat mong maunawaan ito. Hayaan mong buksan ko sandali ang Hebreo, chapter 10. Hebreo, chapter 10. Hebreo, chapter 10. Verse 24 at 25.
Hebreo chapter 10 verse 24 at 25. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyo nakikita na papalapit na ang araw. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Ngayon, sa mga naligtas, pakitingnan po ang isa't isa, lumingon sa gilid, kanan, kaliwa, lumingon ba kayong lahat? Ano po sa tingin nyo? Malusog ba sila? Kumusta naman ang buhay Kristiyano nila? May kahirapan ba? Kailangan nating isaalang-alang ang iba kung mabuti ba ang kanilang buhay Kristiyano. Kung may anumang problema, kung mayroong anumang pisikal na paghihirap, hindi lamang yung mukha nila. Alam nyo naman, di ba? Ang mga naligtas ay tumitingin sa isa't isa. Ang pamilya ay nagbabantay sa isa't isa. Suriin natin ang isa't isa kung mayroon ba silang COVID-19, kung may anumang problema sa kalusugan, o kung may anumang mga problema sa isa't isa. Kaya kung mayroon mang maliit na problema, mag-aalala tayo tungkol dito. Tulungan ang isa't isa at lumanghap ng sariwang hangin na magkakasama. I-refresh ang sarili. At sama-sama tayong kumain ng masarap na pagkain. Ngunit kung ikaw ay nag-iisa, hindi yun posible. Hindi mo kayang lutasin ang iyong problema sa iyong sarili. Habang tayo ay nagbabantay sa isa't isa. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Ang ibig sabihin ng gigisingin ay hindi lamang pagsasabi ng magmahalan tayo sa isa't isa, gumawa tayo ng mabubuting bagay. Ngunit, ito ay ang ibigin muna ang iba. Gumawa muna ng mabubuting bagay upang sila ay makasunod sa daan natin. Mahalin muna natin sila. Sinasabi ng iba, "Oh, walang pag-ibig ang iglesia. Walang pag-ibig? Hindi ba't ang pag-ibig mo lang naman ang naglaho?" Ang tunay na pag-ibig ay hindi yung naghihintay ka na mahalin ka ng iba. Ang pinagmumulan ng pag-ibig ay ang Diyos at kailangan kong matanggap ang pag-ibig mula sa Diyos at ibalik ito sa Kanya. Pagkatapos ay maaari kang tumanggap ng pag-ibig at maaari mo itong ibalik ulit. Ganito ang pag-ibig. Ngunit ayaw mo na unang magmahal. Kung ang gusto mo ay ikaw ang mahalin, mula sa oras na iyon ay natuyo ka na sa pag-ibig. Kaya nga sa Efeso 4:2, magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Tinanggap ba tayo ng Diyos nung tayo ay mabuti? Minahal niya tayo nung tayo ay makasalanan pa, nung tayo ay mga kaaway pa. Namatay ang Panginoon at pinatawad ang ating mga kasalanan at ipinagkasundo tayo sa Diyos. Noong tayo ay nasa ating mga kasalanan at kahirapan, walang kondisyon, niyakap at tinanggap tayo ng Diyos. Ngunit namimili ba tayo ng ating tatanggapin? Niyakap lang ang taong gusto mo at kung hindi mo gusto ang isang tao, kinasusuklaman mo at itinutulak mo sila papalayo? Okay lang ba ang ganun? Niyakap ng ina ang lahat ng kanyang mga anak. Ang matalino, ang may kakulangan, ang mabuti, at ang anak na gumagawa ng problema, ang mga batang may problema ay dapat na mas bigyang pansin at mas yakapin. Sa Juan 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa iyo, na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Ibig sabihin ay ang mahalin ng isa't isa gaya ng kung paano minahal tayo ng Panginoon. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ano ang ebidensya na tayo ay ligtas at tayo ay mga alagad ni Kristo? Ito ay ang pag-ibig sa isa't isa. Alam natin na tayo ay lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ano ang ebidensya na tayo ay ligtas? Ang ebidensya ay nagmamahalan tayo sa isa't isa. Ito ay ang ating walang kondisyong pag-ibig sa isa't isa.
Ang pag-ibig ng tao ay may kondisyon. Kung mahal ka ng taong iyon, mahal mo rin siya. Kung kinasusuklaman ka ng taong iyon, kinasusuklaman mo rin siya. Minamahal ng mga tao ang iba sa pamamagitan ng pagkalkula sa mga binopisyo kapag naging malapit sa kanila. Hindi tama na isipin na hindi mo kailangang mahalin ang taong walang pakinabang sa iyo. Gayon ba ang ginagawa ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na agape. Ito ay walang kondisyon. Ibig sabihin ay walang hinihinging kapalit. Walang hanggang pag-ibig. Perpektong pag-ibig. Banal na pag-ibig. Ibig sabihin ay mahalin ang isa't isa sa pag-ibig ng Panginoon. At dapat nating isaalang-alang ang isa't isa upang gisingin ang pag-ibig at mabubuting gawa. Ito ay ang paghikayat sa pamamagitan ng paggawa ng pagkukusa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Sinasabi ng iba, anong kailangan upang magtipon kayo ng ganyan sa isang abalang mundo? Bakit kayo madalas na nagtitipon? Bakit napaka-abala nila? Sila ay abalang-abala sa paghahanap buhay. Ngunit ang mas importante kaysa doon, tayo ay magkakasamang matuto ng salita. Magkaroon ng fellowship, mangaral ng ebanghelyo ng sama-sama, tinutulungan at hinahawakan ng isa't isa, kaya tayo ay mas abala. Kailangan nating gumawa ng gawaing bahay. Maglingkod sa iglesia, magnegosyo, gumawa para sa evangelism, at hindi natin alam kung gaano kaabala tayo. Tayo ay napakaabala. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. May ilang pinapabayaan ang pagtitipon. Ayaw nila ng pagtitipon. Sinasabi nila, bakit tayo nagtitipon ng paulit-ulit? Magtipon ng hindi masyadong madalas. Subalit, sinasabi na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Sinabi ko sa inyo noon, ngayon ay convenient na ang makinig ng online sa panahon ngayon. Hindi makapagtipon ng gobyerno dahil sa corona, kaya ito ay ang kanilang magandang palusot upang huwag magtipon. Sinasabi nila, hindi ako makapunta sa church dahil sa corona. O sana merong corona. Para sa kanila, ang corona ay isang magandang palusot upang hindi makapagtipon. Nakarinig ako ng isang nakakatawang kwento ilang araw na nakakalipas sa isang bahay, ang buong pamilya ay nahawaan ng corona. Sa panahon ngayon, naglalaro ang mga bata sa labas at dinadala ito pa uwi sa bahay mula sa paaralan at nahawaan ng buong pamilya. Pero yung ama ng bahay, siya lang ang hindi nahawaan. Naisip ng tatay, sana magkaroon din ako ng impeksyon sa corona. Sana mahawaan din ako. Kapag may corona, hindi ako papasok sa trabaho kasi kailangan makwarantin. Pero kahit na anong subok niya na mahawaan, hindi siya nahawaan hanggang huli. At iniisip ng ilang tao, hindi ako nahawaan. Dapat ba ako magpanggap na nahawaan? Tinatanong ng mga brothers and sisters, bakit hindi ka naka-attend sa church? Tapos ang sagot niya, dahil sa corona, gumagawa sila ng dahilan. Bakit ka nahuli? Sumagot siya, yung kotse sa harap ay hindi gumagalaw o baka nakaharang yung kotse. Ang lahat ay kasinungalingan. Huwag gumawa ng mga palusot dahil sa corona. Ang corona ay baliwala na sa ngayon. Ang Korea po ay may pinakamataas na bilang ng mga pasyenteng nahawaan ng corona sa buong mundo. Pero ngayon, makalipas ang ilang araw, sinabihan tayo ng gobyerno na tanggalin ang ating mga mask sa labas. Ilang sandali pa ang mga mask ay aalisin kahit sa loob. Ibig sabihin, ang corona ay hindi na malaking bagay. Ito ay itinuturing na lamang na parang pangkaraniwang sipon. Ganito na ang pandaigdigang uso ngayon. Ngayong taon, dapat tayong magsagawa ng summer retreat. Mas pinalaki natin ngayon ang ating retreat center. Iba na po kaysa dati. Nagpatayo tayo ng malaking building at pinalaki ang mga lodgings. Yung katabi nitong retreat center ng ibang church ay ibinenta na rin sa atin.
Yung katabing retreat center, ibinenta na sa atin. Bumili tayo ng 16,000 square meters na lupa. Ngayon ay dapat tayong gumawa ng parking lot at magpatayo ng building. Ngayong taon ay kailangan nating magdaos ng summer retreat. Sa ngayon ay inaayos yung kalsada papasok. Pinapalawak ito para dalawang bus na ang sabay na makapasok at makalabas. Kung magbibigay lugod tayo sa Diyos, gagawa ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi ito madaling gawin kahit na may pera tayo. Ganoon talaga. Bumubulong ang Diablo, pupunta ka na naman ulit sa summer retreat? Hindi ba pwedeng sa bahay ka na lang makinig? Sa bahay ka na lang makinig! Pwede kang kumuha ng pakwan sa bahay at kumain. At kung pagod ka, pwede kang matulog ng mahimbing sa kagumising. Tama ba? Ang pananampalataya ng ganyang tao ay nakatulog na. Huwag po ninyong gawin yan. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Huwag pabayaan ang ating pagtitipon. Huwag sanang magkaroon ng ganyang tao sa atin. Ang pabayaan ng pagtitipon ay nangangahulugang, bakit merong maraming pagtitipon? Magtipon ng katamtaman lang. Yung ganyang tao ang tinutukoy dito. Ibig sabihin ay huwag kang ganyan. Sisirain yan ang iyong pananampalataya. Kapag nakikita ko ang mga taong nakikinig na mabuti sa mga sermons tuwing Linggo at Miyerkules, nakikita ko ang kanilang buhay pananampalataya. Mayroong ilan na makikinig ang mga mata. Yung iba naman ay labas-pasok sa palikuran kahit na hindi naman nasa CR. Hindi ba't may mga ganyang tao sa ngayon? Kung ang Panginoon ay darating upang magsalita sa atin sa oras na ito, makikinig ka ba? Hindi ba? Ito ay hiniram lamang mula sa taong nangangaral ng salita. Ito ay salita ng Diyos. Maririnig natin ang tunog na ito sa pamamagitan ng speaker, ngunit kung ang mikropono ay naka-off, hindi ito maririnig. Ang salita bang ito ay nagagaling sa mikropono? Hindi. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Tesalonica 2, nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Nang ipangaral ng mga apostol ang salita, hindi nila tinanggap iyon bilang salita ng tao, ngunit bilang salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Kung makikinig kayo sa salita ng Diyos, babaguhin ito ang inyong puso. Magbibigay ito ng kaaliwan, kagalakan at kalakasan. Babaguhin ang ating buhay. Ang salita ay gumagawa sa mga sumasampalataya. Kung tayo ay makikinig sa salita ng walang sinseridad, ang ating puso ay madaling manlalamig. Huwag sanang maging ganito. Kaya palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Palakasin ang loob ng isa't isa. Palakasin ang ano? Palakasin ang loob ng bawat isa na magtipon magkakasama. Dapat madalas tayong magkita, magsama-sama. Magtipon tayo tuwing Linggo at Miyerkules para sa Cell Group Fellowship, Summer Retreat. Mayroon tayong Summer Retreat, 7 beses, tama ba? Kasama ang Middle at High School Summer Retreat, merong 7 beses. Humigit kumulang 10,000 tao ang magtitipon sa bawat pagkakataon. Inaasahan kong magkakaroon tayo ng Summer Retreat ngayong taon kung saan sabay-sabay tayong kakain. Matutulog sa parehong lugar at magfe-fellowship. Maraming mga tao ang naliligtas sa retreat. Kapag tag-init, ang mga tao ay pumupunta sa dagat o naglalakbay para magsaya. Nagbabakasyon sila, tama ba? Tayo ay nagbabakasyon para sa Diyos. Ginagamit natin ang ating pahinga para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kahit nakaunti ang mga tao, ako ay mangangaral. Baka isa sa kanila ay maligtas.
Kaya pwede natin silang yayain ng ganito. Halika at pumunta tayo sa magandang lugar kung saan tayo ay makakalanghap ng sariwang hangin. At sasama sila sa inyo. Pero kung sasabihin mo, meron kaming summer retreat, pumunta ka. Kung gayon ay sigurado akong marami ang hindi interesado at hindi sila sasama sa inyo. Dahil sa ang retreat ay nasa kabundukan, pagdating nila doon ay isipin nila, ano ang mga building na yon? Maraming mga tao. Para saan ang maraming mga taong nagtitipon dito? Bakit sila andito kahit na mainit? Nababaliw na ba sila? Pero kung titingnan ulit nila, para namang hindi sila baliw. Ang mga tao ay pinagpapawisan sa kanilang mukha na may malaking ngiti. Bakit sila umingiti? Nakakapagtaka. Ah, gusto ko nang umuwi. Subalit nararamdaman ko na parang iba dito. Bakit sila nandito? Anyways, sila, yung mga newcomers, ay nakikinig sa first session at nalalaman nila sila ay napasali sa summer retreat. Kaya gusto nilang umalis. Naku po, nagsinungaling siya sa akin para madala ako dito. Nahikayat niya ako. Pero dahil nandito na rin naman ako, baka matutulog ako ng isang araw at bukas ay alis. Kaya sila yung mga newcomers ay makikinig ng salita ng Diyos at makikita ang libo-libong mga tao na nagtitipon dito at nakikinig na mabuti. May kakaiba silang nararamdaman. Ah, sa tingin ko ay hindi sila baliw. Panigurado, may importanteng bagay kung bakit sila narito. Habang nakikinig sila ng salita ng Diyos, oh, nakikinig ako sa isang bagay na hindi ko pa nababatid. At nagsisimula silang magtanong ng paisa-isa. Oh, totoo ba ang Diyos? Mayroon ba akong spirito? Totoo ba na mayroong walang hanggang langit at impyerno pagkatapos ng kamatayan? Gusto nilang umuwi sa kanilang bahay, pero hindi sila makauwi malibang may maghahatid sa kanila. Habang nakikinig sila sa mga session, isang araw at dalawang araw, sila ay patuloy na nakikinig. Ito ay gaya ng bakal na kusang natutunaw kapag ito ay nasa pugon. Ang mga taong nakikilahok sa summer retreat ay labis na natutuwa sa hindi nakikitang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. Ang mga taong pumupunta doon ay nakikinig muna ng mabuti sa salita ng Diyos. Pagkatapos ay unti-unti sumusuko sila sa Diyos at tinatanggap ang kaligtasan. Isang araw, itong manugang na babae ay dinala niya ang kanyang biyanang babae sa summer retreat. Nung una ay inakit niya ang kanyang biyanang babae na pumunta sa hot spring. Sa totoo lang naman ay mayroong mga hot spring na malapit sa summer retreat center, sa retreat center. Kaya ang kanyang biyanang babae ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang kanyang manugang na babae ay nagsinungaling sa kanya. Ngunit sa kinalaunan ay naligtas siya. Itong biyanang babae ay napakasaya sapagkat siya ay naligtas. Kaya't binuhat niya ang kanyang manugang sa kanyang likod. Ang aking manugang na babae ang pinakamagaling, pinakamahusay, the best. Ito ang pinakamabuting bagay na ginawa ng manugang na babae sa kanya. Dahil sa ang biyanan ay nakakuha ng kaligtasan bago yung kanyang kamatayan. Maraming tao ang katulad ng biyanang babaeng ito. Kaya nga, kailangan nating magsagawa nito. Ang kapatid na ito ay dumalo sa lahat ng summer retreat. Sa una, sa pangalawa, pangatlo, hanggang sa ikapitong araw. Palagi siyang dumadalo. Maliban sa summer retreat para sa estudyante. Bakit? Nililistan niya ang mga pangalan ng kanyang mga na-evangelize at dadalhin niya ang mga tao sa summer retreat. At kapag nabayaran niya ang retreat fee para sa unang summer retreat, hindi na niya kailangan ulit pang magbayad para sa mga susunod. Kaya sa panahon ng retreat, 10 at higit pang mga tao ang naliligtas dahil sa isang tapat na kapatid. Maraming tao ang naligtas. Pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang banal na spirito ay sumasa atin. Kailangan nating maisagawa ang gawain ng Diyos.
Sinabi ko na noon ang tungkol sa John chapter 11 verse 52, kundi upang tipunin niya na sa isa ang mga anak ng Diyos na nagkahiwa-hiwalay. Alam mo ba ang layunin ni Jesus na namatay sa krus? Ito ay upang tipunin ang mga taong nagkahiwa-hiwalay na lumalakad ayon sa kanya-kanyang lakad at gawin silang isa. Dahil sa ang anak ng Diyos ay nagka ang mga anak ng Diyos ay nagkahiwa-hiwalay, kailangan silang iligtas ni Jesus upang tipunin. Namatay siya sa krus upang gawin silang iisa. At ito ang layunin ni Jesus sa pagliligtas sa atin. Ito ang kanyang layunin. Sa lumang tipan, Exodo chapter 25, ipinaliwanag na inilabas ni Moises ang mga Israelita mula sa Ehipto. At nang makarating sila sa ilang, sinabi ng Diyos kay Moises na igawa siya ng isang santuario upang siya ay makapanirahan sa gitna nila. At sa Exodus chapter 29, kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako ay manirahang kasama nila. Iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto upang manirahan sa gitna nila. Kaya hinayaan niya sila na gumawa ng santuario kung saan siya makakapanatili. Ito yung tabernakulo, yung toldang tipanan. Bakit tayo iniligtas ng Diyos? Upang makasama niya tayo. Tayo ay naging isa sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Sa Efeso 2:22, na sa Kanya, kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sa Kanya, kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ang mga tao sa Israel ay ginawa ang santuario upang ang Diyos ay makapanatili noong nasa ilang pa sila. At sila ay nagtayo ng templo noong sila ay nasa lupain pa ng Kanaan sa panahon ni Solomon. Ngunit ang templo ay sinunog ng Babylonia noong 586 BC. At ang ikalawang templo ay sinunog noong AD 70. At ngayon ay wala ng templo. Nasaan ang templo ngayon? Ang Diyos ay suma sa kanila. Nasa mga ligtas na banal na naging isa. Nasa Kanya, kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos. Hindi pa ito nakukumpleto. Ito ay nasa proseso pa ng pagtatayo. Ano ito? Ito yung church, yung iglesia. Ay iglesia ay ang templo kung saan ang Diyos ay nananatili. Siya ay suma sa atin. Sa Juan 14:20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin. At ako'y nasa inyo. Nasaan ang Panginoon? Siya ay kasama ng mga ligtas na tao at dapat naroon tayo. Pero siyempre, kapag ako ay nag-iisa, ang Diyos ay kasama ko dahil sinabi niya na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Sa 1 Korinto 3:16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang 1 Korinto 3:16 ay tungkol sa iglesia. Ang Diyos ay naninirahan sa akin kapag ako ay nag-iisa. Tayo ay templo kapag tayo ay nagtitipon na magkakasama. At ang banal na Espiritu ay gagawa at kikilos sa atin. Sa ikalawang Korinto chapter 6, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ang Diyos ay mananahan sa akin kahit na ako ay nag-iisa. Ngunit ang Panginoon ay mananatili sa atin bilang isang grupo upang maipalaganap ang Ibanghelyo at ang kanyang makapangyarihang gawa. Dapat tayong maturuan ng banal na Espiritu, mapatnubayan ang banal na Espiritu, maipangaral ang Ibanghelyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at maging nasa gitna ng gawain ng Diyos. Sa Efeso 3:20, sa atin. Sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Hindi gumagawa sa akin, kundi kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ano ang hinihingi natin? Hinihiling ba natin na kumita ng malaking pera upang yumaman? Kumain ng masasarap na pagkain at mabuhay ng maayos? Hindi po. Ang hinihingi natin ay paano ba natin mapapalaganap ang Ibanghelyo? Paano ba tayo makakapagbigay sa Diyos ng kaluwalhatian at karangalan? Sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga naliligaw na kaluluwa.
Ganyan ang taimtim na hinihiling natin. Subalit saan ba nangyayari ang gawa ng Diyos? Ayon sa kapangyariang gumagawa sa atin. Ang banal na Espiritu ay gumagawa sa atin. Hindi ko ito magagawa mag-isa, pero magagawa natin. Sinasabi ng iba, ngayon naligtas na ako, ako ay mamumuhay ayon sa gusto ko. Anong sabi mo? Sinasabi mo ba na gusto mong mamuhay ayon sa gusto mo? Maari bang umalis ang isang bata sa bahay at mamuhay sa kanyang sarili? Ang gayong bata ay mapupunta sa pagkaulila. Pagkatapos, kasama ang ibang masasamang kaibigan, ay magiging palaboy siya. Kapag ang isang tao ay minamahal at inaalagaan ng kanyang mga magulang at pamilya sa bahay, kapag siya ay lumago sa pisikal, pag-iisip at personalidad, ang kanyang pagkatao ay magiging ganap. Sa parehong paraan, ang mga ligtas ay mapapangalagaan sa iglesia at sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu ng Panginoon. Doon, ang ating puso at pagkatao ay nababago at tayo ay maaaring maging ganap bilang isang anak ng Diyos at mabubuhay para sa kalooban kalawalhatian ng Diyos at may papangaral ang Ebanghelyo. Kaya unti-unti tayong magiging karapat-dapat na tumayo sa harapan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Kaya kailangan nating magsama-sama. Kailangan nating patuloy na magsama-sama. Tingnan natin sa Mateo chapter 12. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12, verse 30. Mateo 12:30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ngayon, ano ang dapat nating gawin kapag naligtas? Dapat tayong manatili kasama ang Panginoon. Ibig sabihin, kung paano at ano ang dapat nating gawin ng magkakasama. Ang hindi ko kasamang nagtitipon. Ano ba ang gawain ng Panginoon? Kanyang tinitipon ang mga naliligaw, mga nawawalang tupa, ang mga nagkakawatak-watak na anak ng Diyos at dinadala sa iisang kawan. Sa iglesia ng Panginoon, hindi tayo nag-iisa. Dapat nating gawin ang gawain ng pagtitipon. Dapat tayong magtipon-tipon. Sa Efeso 4:3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan, pinagkakaisa tayo ng banal na Espiritu. Nagkakaisa ba tayo dahil sa tayo ay perpekto? Noong tayo ay nasa ating mga kasalanan pa, pinatawad tayo ng Panginoon ng walang kondisyon. Noong tayo ay mga kaaway, pinagkasundo tayo ng Diyos. Natagpuan niya tayo na mga nawala at iniligtas tayo bagaman ang ating mga puso ay hindi pa nababago. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Nagiging isang pamilya ba sila dahil silang lahat ay perpekto? Hindi po. Mayroon silang iba't ibang itsura, magkakaibang personalidad, mahusay sa ibang bagay at sa iba hindi. Ang iba ay problema, subalit sila ay isang pamilya. Makikipagtipon lamang ba sa mga matatangkad? Makikipagtipon lamang ba sa mga kapwa pandak? Saan ba makikita ang ganyang mga bagay na tanging ang mga bububuti lamang ang nagtitipon sa iglesia at ang mga masasamang tao lamang din ang nagtitipon na magkakasama? Mayroon tayong mga problema, subalit tayo ay maiisang makalangit na ama, isang brother at sister, sambahayan na pupunta sa langit at mabubuhay na magkakasama magpakailanman. Mayroon tayong maraming mga problema, kaya pinagbuklod tayo ng banal na Espiritu. Sinabi ng Panginoon sa atin na gawin ang abot ng ating makakaya na panatalihin ang mga bagay na kanyang pinagbuklod. Hindi sinabi ng Panginoon sa atin na magsumikap na maging isa. Sinabi ng Panginoon na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbuklod sa atin. Kaya bakit niya sinabi sa atin na panatilihin ito? Kasi ang Diablo ay sinusubukan na sirain ito. Hindi maagaw ng Diablo ang ating kaligtasan,
Subalit siya ay nagdudulot ng mga hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga kapatiran. Hoy, may sinabi siyang, hoy, may sinabi yung ibang kapatiran laban sa akin. Sinabi niya ang masamang bagay tungkol sa iyo. Ginagawa ng Diablo ang lahat upang mag-away-away ang mga banal sa isa't isa. Pinapasama niya ang loob ng iba. Inilalayo ang loob sa isa't isa at napupuot sa isa't isa. Isinasawalat ang pagkakamali ng isa't isa. Sinusulsulan niya at pinapaghiwalay ang kanilang mga puso. Siya ang pinagmumulan ng kaguluhan sa pagitan nila. Kahit na may maliit na problema, sinisimulan niya rito. Sa isang iglesia, ang mga miyembro ay naiinggit at naninibugho, namimintas, nanguhusga at nagtatalo sa isa't isa. At ang iglesia ay nahati. Pagkatapos, ano kaya ang mangyayari doon? Sa tingin ba ninyo ay makakapag-evangelize sila? Ganoon ba ang katawan ni Kristo sa iglesia? Kamay ay kamay, paa ay paa, mata ay mata? Magkakahiwalay sila sa isa't isa? Ang katawan ay kikilos lamang ng maayos kung ang bawat parte ng katawan ay sumusunod sa iniuutos ng ulo. Habang binabasa ko ang Biblia kaninang umaga, ako ay napaisip. Nang sandaling matapos na yung paggawa ng daong, nung arka, pinangunahan ng Panginoon ang bawat pares ng hayop na pumasok sa loob ng arka. Mayroong mga tupa, baka, kambing, leyon, mga lobo sa arka. Ano ang nangyari doon sa arka? Ano ang nangyari doon sa loob? Sila ba ay nag-away-away, nagpatayan, kinain at nilapa ang isa't isa? Hindi nyo ba naisip? Bigla akong napaisip. Dinala sila ng Diyos sa loob ng daong, sa arka. Hindi sila diretsyong pumunta doon. Hindi si Noe ang nagtaboy sa kanila pa isa-isa. Sinabi na ang Diyos ang nagdala sa kanila sa loob. Sa loob ng arka, ang tigre at leon ay tahimik. Parang langit doon. Sa Isaiah 11:7, ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Ang guya ang batang leon at ang patabain ay magkakasama. Hindi sila mananakit o maninira man. Ito ay mangyayari sa panahon ng Millennium Kingdom. Walang mga mababangis na hayop o tupa sa loob ng daong na nag-away at lumapa sa isa't isa. Doon ay tahimik sa loob. Doon ay ganap na iisa. Ang arka ay kagaya ni Jesus. Tayo na mga naligtas ay naka Jesus. Nasa loob ni Jesus. Dapat ba tayong mag-away-away at magsiraan sa loob niya? Hindi. Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapayapaan sa inyong mga kaluluwa. Ang kaamuan ay ang tahimik na pagsunod. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin ng iba. Ang kababaang loob ay yung ibaba ang sarili ng lubos. Filipos 2:3, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Ito yung ibaba ang sarili at tahimik na sumunod. At makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ang iglesia ay magiging payapa. Kung yung mga tao na gustong itaas ang sarili ay magsasama-sama, magkakaroon ng walang katapusang gulo, mga pagtatalo at panghuhusga. Napakaingay doon. Yan ay hindi dapat na mangyari sa iglesia. Ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Si Satanas ay gustong paghiwalayin ang mga kapatid. Hindi tayo dapat magpadaya sa kanya, okay po? Ang hindi ko kasamang nagtitipon, kung tayo ay nahati sa pamamagitan ng sisihan, panghuhusga, pag-aaway, at ilang maliliit na bagay, tayo ay sumisira sa pagkakaisa sa Espiritu. Kapag tayo ay nag-aaway, nagsisisihan, si Satanas, tuwang-tuwa siya. Pumapalakpak siya.
Ah, tingnan mo sila, ang galing, napakahusay. Si Satanas ay pasayaw-sayaw, pumapalakpak. Oh, kailan ka magkakaroon ng silbi? Magbantay ka. Sinabi ko kasi nakita ko. Pakiusap, lumago ka. Sinasabi ng Biblia, huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Mula sa Mateo 7:1. Kung humahatol ako, hahatulan ako ng iba. Nasaan ang perpektong tao sa Panginoon? Kung ituturo at papansinin ang mga kahinaan ng iba, ano ang mangyayari? Hindi tayo ginawa ng banal na espiritu na iisa dahil sa tayo ay perpekto. Dahil sa iisa tayo, kailangan nating maging ganap, mas ganap sa loob nito. Dahil sa iisa tayo, dapat mas maging ganap tayo sa loob ng iglesia. Sa loob ng pagkakaisa ay pinapatawad natin ang isa't isa. At sa Colossians 3:13, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Dapat tayong umibig gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tanggapin ang isa't isa gaya ng pagtanggap sa atin ng Panginoon. At magkaroon ng habag sa isa't isa. Kung hindi natin ito gagawin, sino ang mahabag sa atin? Mahabag ba sa atin yung mga hindi ligtas? Kung mayroong may sakit sa atin, tayo mga kapatiran ay bumibisita. Inaaliw at binibigyan natin sila ng gamot at idinadalangin natin sila, di ba? Ang pag-aalaga sa mga banal ay sa kanilang pisikal na karamdaman lang ba? Hindi po. Kung ang ibang mga kapatid ay may problema, sinusubukan nating intindihin ang kanilang mga alalahanin. Kagaya nito. Ah, may gumagambala sa isip ng brother na yon. Ah, ang sister na yon ay mayroong problema. Siguro depression? Kung aaliwin natin sila at tutulungan natin silang lutasin, kung may hindi pagkakaintindihan, iisipin nila na, naku, mali ang pagkakaintindi ko sa mabuting kapatid na iyon. Nagkamali ako. Sa kabilang banda, kung kapupuotan natin sila, ang bagay na iyon ay pwedeng mas lumala pa ng lalo. Sapagkat habang sa inyo may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo makalaman pa at kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Ang ganito ay hindi paglakad ayon sa Espiritu. Kaya kailangan nating pagsikapan na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Kahit na mukhang paulit-ulit nang nababanggit ito, kailangan natin ulit itong mapakinggan muli. Dahil maaari nating masira ang pagkakaisa ng Espiritu kung hindi natin pagsisikapan na mapanatili ito. Hindi tayo dapat gumawa ng mga bagay na maaaring makahati sa pag-iisip ng mga kapatid. Kahit na tinatanggap tayo ng Panginoon, bakit mo hahayaan na ang iba ay nag-iisa? Kahit na iniibig tayo ng Panginoon, bakit mo kinapupuotan ang iba? Pinatawad tayo ng Panginoon, bakit hindi mo magawang magpatawad sa iba? Para sa kapayapaan ay tinawag tayo sa isang katawan, pero bakit mo ito sinisira? Hindi natin dapat gawin yon. Habang lumalapit na ang araw ng ikalawang pagdating ng Panginoon, dapat tayong mas masigasig na magtipon, maalab na mag-ibigan sa isa't isa, at hawakan ng mahihinang kapatid na may puso ng Panginoon. Kung paanong tinanggap tayo ng Panginoon, dapat din natin itong gawin. Ito ang paraan upang higit pang tularan ang katangian ng Panginoon. At sa Juan 13:14, sinabi ni Jesus, kung ako nga na Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng paa ng isa't isa. Sino ba ang naghuhugas ng paa? Isang alipin. Ang alipin ang naghuhugas sa maruruming paa ng kanyang Panginoon. Subalit, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad.
Yung mga alagad ay marami pa rin mga pagkukulang. Nung dakpin si Jesus, silang lahat ay tumakas. Si Pedro ay nagkaila kay Jesus ng 3 beses. Si Judas Iscariote ay nagkanulo kay Jesus. Kaya perpektong tao lang ba ang hinugasan ni Jesus ng paa? Hindi po, hinugasan niya ang mga paa ni Pedro, ng mga alagad, at kahit ang mga paa ni Judas Iscariote ay pinunasan niya ng tuwalya. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Kung paano ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Si Jesus ay naparito upang maglingkod at mamatay para sa mga makasalanan. Kung gayon, ay bakit hindi natin magawa ang kagaya ng ginawa ni Jesus? Hindi mo ba huhugasan ang maruming pa? Hindi ba natin patatawarin ang isa't isa? Kagaya nung pagtanggap sa atin ng Panginoon? Yun pong pagkakaisa ay hindi madali. Kaya dapat nating sikapin na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu at pag-ibig ng Panginoon. At dapat tayong magsumikap na magtipon ng magkakasama sa mga kapatid na nakikinig online. Hanggat maaari, pumunta tayo sa church. Huwag kayong gumawa ng mga dahilan. Hindi na tayo dapat matakot sa COVID. Narinig ko na ang ibang miyembro ay hindi nakakapunta sa church dahil sa COVID-19. Yung mga taong takot sa COVID-19 ang mas madaling mahawaan. Kapag nahawaan ka ng COVID-19, meron ka ng immunity. Kaya hindi ka na madaling mahawaan. Kailangan nating mag-ingat, ngunit huwag dapat masyadong matakot. Natatakot ka bang mamatay? Hindi ka mamamatay. Subalit, kailangan nating mag-alala kapag ang ating pananampalataya ay magiging mahina. Huwag masyadong mag-alala tungkol sa katawan. Naiintindihan niyo po ba? Nagpapasalamat ako dahil marami ang nakadalo ngayon. Sa hinaharap, ang mga regulasyon ay mas lalong iaangat. Kaya magiging mas maayos ang lahat. Kaya huwag nang magdahilan pa. Kailangan nating magtipon. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagmamahal sa amin na mga lumayo sa Diyos, sa inyong kamatayan para sa amin na hindi kumilala sa inyo, sa pagpatawad ng Panginoon sa amin magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, at sa hindi paghatol at pagsumpa sa amin. At tinulungan kami ng Diyos na maunawaan ang dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos, kaya kami ay naligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon, sa pagtitipon sa amin at sa paggawa sa amin na maging isa sa katawan ng Iglesia, at sa pagbabago sa amin sa araw-araw sa pamamagitan ng inyong mga salita at banal na Espiritu. Maging banal nawa kami araw-araw upang makatayo kami sa inyong harapan sa iyong muling pagdating na walang kapintasan, dungis at kahihiyan. Naway pamunuan at patnubayan mo kami upang ang mga kapatiran ay mapanghawakan sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa. Habag sa bawat isa, paglilingkod sa Panginoon na may iisang puso, at mamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Naway matapos na ang COVID-19 virus sa lalong madaling panahon, at Panginoon, samahan mo kami, tulungan at patnubayan upang kami ay makapagtipon sa summer retreat ngayong taon, upang malaya naming maipangaral ang ebanghelyo at makapag-fellowship. Hawakan mo po kami upang walang sino man sa amin ang matisol. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.